most important, ang pinakamahalaga na ating bisita ngayon ang ating mga beneficiaries ng agrarian reform na ating binibigyan ng titulo ngayon. Ang aking mga kasamahan sa pamahalaan, ladies and gentlemen, mga minamahal kong kababayan, maayong buntag sa inyong tanan. Pagbigyan muna kami mga Ilocano, matitigas sa mga dila namin, kaya may punto pa rin ng Ilocano yung aming salita. Maintindihan naman ninyo at sanay kami magsalita ng German. Bago po ako magsimula, nais ko munang banggitin na nakalive po tayo yung nakita natin kanina sa Cebu at saka sa Bohol. Dahil sa okasyong ito, sabay-sabay po natin ginaganap ang pamamahagi ng lupa at tulong sa ating mga benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar sa Region 7. Kaya, maayong adlaw sa mga madasignon natong kauban na taga Cebu o taga Bohol. Ang pagpunta po natin dito sa Dumaguete ay bahagi lamang ng pangbansang lakbay tulong na ating ginagawa upang direktang maipaabot ng ang ayuda at suporta sa buong kapuluan. Lubos po ako natutuwa na makapiling kayo ngayon dito sa Dumaguete upang simulan ang isang bagong yugto sa buhay ng ating mga magsasaka. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng ating bayan at ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pamamahagi ng higit 3,800 na Certificate of Land Ownership Award o yung tinatawag na CLOA at mga titulo ng lupa ng sumasaklaw sa halos 3,000 hektarya ng lupain dito sa Region 7. Alam naman po namin na marami po sa inyo ay matagal nang nangangarap at nagsisikap upang magkaroon ng sariling lupa para sa inyong hanap buhay. Ito na po at tinutupad po natin ang pangarap ninyo. Ito po ay simbolo ng taus-pusong pasasalamat ng sambayan ng Pilipino para sa inyong walang sawang pagsisikap at katatagan sa pagsasaka sa ilalim ng init ng araw sa gitna ng masamang panahon at sa harap ng maraming pagsubok. Sa ating paglipat ng pagmamay-ari ng mga lupaing ito sa inyong mga kamay, muli nating pinagtibay ang ating pangako na itataguyod ang karapatan at kapakanan ng ating mga magsasaka at manggagawa ng ating sinimulan sa paglagda ng Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Ito pong bagong batas na ito, sa pamamagitan nito, ay pinalaya na po natin ang ating mga benepisyaryo mula sa pasanin ng utang upang mapagtuunan nila ang nang buong pansin ang kanilang pagsasaka. Ngayon naman dito sa Region 7, ang DAR, Department of Agrarian Reform, ay nakakapagbigay ng higit 4,000 hektarya na lupa na nitong taon na ito. Sa kabuuan, ngayon taon, ang Department of Agrarian Reform ay makapagbigay ng lagpas sa 15,000 hektarya na lupa sa higit na 9,000 na agrarian reform beneficiary sa buong bansa. Ito, lumampas na ito dahil 65% na ito na ang ating taunang target na 23,000 hektarya ang ating malalagyan, mabibigyan ng titulo. Marami po tayong pamamahagi na lupang pang-agraryo dito sa Region 1 at sa buong bansa. Ito ay patunay ng ating patuloy at walang humpay na pagsisikap na tuparin ang aming pangako na kukumplituhin namin ang reformang agrarya dito sa ating minamahal na Pilipinas.
upang higit na mapakinabangan ninyo ang lupang inyong pagmamay-ari. Magbibigay din po tayo ng halos 18 milyong piso na halaga na makinaryang pansaka sa lagpas 3,000 benepisyaryo dito sa Region 7. Ang mekanisasyon, ang pagbibigay ng mga ating mga gamit, itong mga tractor, itong mga sa processing, yung mga dryer, mga kung ano-ano na kailangan ng ating mga magsasaka, ito ay makabagong irigasyon at patuloy pa rin ang palawak natin ng irigasyon. Ito ay susi ng papangunlad sa ating mga sakahan. Mas mapapabilis po itong inyong mga gawain at mas mapapaunlad natin ang lupang inyong sinasaka. Bukod po rito, nag-loan din po kami ng 100 milyong piso para sa pagpapatayo ng farm-to-market road dito sa Negros Oriental at 34 na milyong piso para sa farm-to-market road sa Sikihor. Ngunit, hindi po dito nagtatapos ang lahat. Marami pa po tayong napaplanong farm-to-market road na nakakahalaga ng halos 3 bilyong piso na gagawin sa Bohol, sa Cebu, sa Sikihor at siyempre dito sa Negros Oriental. Sa pagpapagawa ng mga kalsadang ito, mas mapapadali ang pagdadala ng inyong mga ani sa mga pamilihan. Lilikha rin ito ng mas maraming koneksyon sa pagitan ng mga sakahan, merkado, paaralan, tanggapan ng pamahalaan at sa mga bayan-bayan. Lalawak din ang inyong magiging mamimili dahil mas malayo na ang mararating ng inyong mga produkto. Sa kabuuan, sa pamamagitan ng mga inisyatibo at proyektong ito, hindi lamang natin mapapalaki ang kita at mapapabuti ang kabuhayan ng ating mga magsasaka, mapapaunlad din natin ang ating mga komunidad na mapapalago ang buong sektor ng agrikultura. Kung inyo pong mapapansin, dalawa hanggang tatlong araw sa isang linggo, 2 to 3 days bawat linggo, ay aking inilaan para sa mga out-of-town na bisita na ganito. Ito ay alinsunod sa aking paniniwala na ang epektibong pamamalahan ay dapat katampukan ng pagharap sa taong bayan at pagpunta sa kanilang kinaroroonan. Hindi kailangan ang lokal na pamahalaan ang pupunta sa Malacañang. Dapat ang Malacañang ang lumalapit sa inyo. Dahil kapag ako'y nakaupo lang sa opisina, nandun ako, naka-aircondition sa palasyo, paano ko maririnig ang inyong mga hinaing kung hindi ako makakaharap sa inyo? Paano ko makikita ang kalagayan ng inyong lugar kung hindi ako mapunta dito? Paano ko malalaman ang mga status ng mga government projects dito? Kung delayed ba? Kung on time? Kung hindi ko mahingian ng progress report, ang hindi lamang ang mga ensya, kundi ang taong bayan mismo. Dahil sila, ang taong bayan, ay ang talagang nakakaalam. Siyempre, kuminsan, yung ating mga opisyal, para sabihin ay napakaganda ng kanilang trabaho, pagagandahin nila yung report. Pero tinitingnan lang nila yung mga natapos. Eh, kailangan natin tingnan ano yung hindi natapos, bakit hindi natapos, ano yung naging problema. At ang nakakaalam niyan at ang makakasagot diyan, hindi lamang ang ating mga local government official, kung hindi ang taong bayan mismo. Paano ko makikita ang pag-uunlad ng inyong lungsod na bunga ng inyong sipag at tiyaga kung hindi ko ito matutunghayan ako mismo? Higit sa lahat, paano ako magpapasalamat at masusuklian ang inyong suporta at malaking ambag sa kaunlar ng ating bayan kung hindi ako tatayo nandito sa harap ninyo? Kaya ang pagpunta ko rito, hindi lang upang magbigay ng tulong o maghatid ng serbisyo,
kundi para rin makinig at malaman ang inyong mga pangangailangan. Hindi po ito ang aking huling pagdalaw. Babalik ako na dala ang mga konkretong tugon ng pamahalaan sa inyong mga kagustuhan. At iyan na rin po ang panata ko sa mga lugar na ating mapupuntahan at papupuntahan pa. Walang lalawigan na makakalimutan. Walang sektor na makakaligtaan. Muli, sa ating benepisyaryo at magsasaka, nais kong ipaabot sa inyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Alam niyo po, itong aming ginagawa ni Secretary Conrad Estrella ay talaga sa amin, para sa aming dalawa ito, labor of love sa amin ito. Kaya't kami tuwan-tuwa na magawa namin ito na makapagbigay ng titulo. Alam niyo po kung bakit sinasabi kong labor of love yan. Nagsimula ito nung panahon ng ang Pangulo ay ang aking ama. Nagsimula ito nung ang lolo ni Secretary Conrad Estrella ay Secretary Conrado Estrella ng DAR. Sila ang nagsimula nitong lahat. Kaya't nung kami ay umupo bilang Secretary, bilang Pangulo, eh nagtataka kami, 30 taon na nag-aantay ang mga tao. Umabot na nga ng 102 years old ang ating pinakamasigasig, pinakamalakas na magsasaka na hanggang ngayon nag-aantay pa. Eh kako naman, magagaling, bumultuin tayo ng lolo mo at saka ng tatay ko pagka hindi natin ginawa ito. Dahil ito ay isa sa una na instruction na binigay. Ito ang isa sa una na ginawa ng administrasyon, yung unang administrasyon Marcos. Kaya siguro naman, sabi ko, karapat-dapat lang ito ay dapat tapusin sa pangalawang administrasyon na Marcos. Naway maging inspirasyon ng mga titulo at tulong na ito upang lalo pa ninyong pag-ibayuhin ang inyong pagsisika para sa sarili, para sa inyong mga pamilya, at kasama na rin para sa ating bansa. Kayo ang pundasyon ng mahigit ng 100 milyong Pilipino. Ang iyong mga ani ang nagpapalakas sa ating mga mamamayan at ang inyong mga sakripisyo ang nagpapasigla sa ating ekonomiya. Bilang Pangulo, tinitiyak ko sa inyo, ang inyong gobyerno ay laging handa na magbigay sa inyo ng suportang kailangan ninyo. Kaya magkaisa tayo sa ating layunin para sa pagpapaunlad ng buhay ng ating mga magsasaka at para tiyakin na walang Pilipino na magugutom sa ating pinapanday na bagong Pilipinas. Muli! Muli, ang taong bayan ay nagpapasalamat sa inyong pagsisika. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang bagong Pilipinas.